Mga idol, sa pagpasok nga po ng Golden State Warriors sa kalagitnaan ng offseason ay gumawa na naman nga sila ng move sa pagkuha ng bagong coach. Yan naman ang ating unang aalamin ngayon na sasamahan ko na rin ang balitang posibleng pagtanggal ng gilas kay Thirdy Ravenna at ang pagkuha nilang muli kay Renz Abando. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang pipirma na nga po ng contract extension ang bagong itinuturing na small ball center ng Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara! Ang video ng ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile number. Hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Kagaya nga po ng ibang kupunan, kahit man nga po marami nang ginawang move ang Golden State Warriors ng mga nagdaang linggo ngayong offseason, mayroon para naman nga silang ginagawa para mapatatag ang kanilang prangkisa. At isa nga po dyan ay ang pag-promote nila sa anak ni Coach Steve Kerr na si Nick Kerr bilang pinakabagong head coach ng kanilang G League team na Santa Cruz Warriors. Para nga po sa inyong kaalaman, si Nick Kerr nga po ay isa sa tatlong anak ni Coach Steve Kerr kung saan una nga itong naging assistant coach ng Santa Cruz Warriors taong 2021 at makalipas nga ang dalawang taon lamang na pananatili sa kanilang team, siya na nga po ang mangunguna sa kanilang kupunan simula sa darating na season. Bale, papalitan niya nga dito ang kanilang dating head coach na si Seth Cooper na inilagay rin naman ang kanilang team kanilang bagong player development coach. Kaya dahil nga po sa ginawang ito ay mag-ama na si Coach Steve Kerr at si Nick Kerr ang may hawak na ngayon ng NBA team at G League team ng Golden State Warriors. Habang dumiretso naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagtanggal ng gilas kay Thirdy Ravenna at ang pagpapapasok nila kay Renz Abando. Sa kalagitnaan nga po mga idol ng pagpili ng Gilas Pilipinas sa kanilang final 12-man lineup para sa darating na World Cup ay pinagdedebatihan na rin naman nga po ngayon kung sino kina Thirdy Ravenna at Renz Abando ang deserve na mapabilang sa kanilang lineup. At ayon nga po sa ilang mga fans, malinaw rin naman na mas malaki ang iaambag ni Renz Abando sa Gilas Pilipinas sa kanilang opensa at depensa, especially pagdating sa shooting kumpara kay Thirdy Ravenna na parati na lamang nga daw nagkakamali at nag-i-struggle sa tuwing malalakas ang mga malalaro ang kanyang nakakatapat sa international stage. Katulad na lamang nang nangyari sa kanilang mga laban sa China. Kaya dapat nga daw talagang tanggalin at palitan si Thirdy Ravenna sa kanilang bubuhing final 12-man lineup at ipasok na lamang sa kanya si Renz Abando na deserve rin naman nga daw ayon sa mga fans na magkaroon ng experience sa FIBA World Cup. Samantala, pumunta naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang pipirma na nga po ng contract extension ng bagong small ball center ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po ang ilang linggong pagbabakasyon ni Jared Vanderbilt sa iba't ibang mga bansa ay sa wakas, tuluyan na nga itong bumalik sa Los Angeles para simulan muli ang kanyang workout. Sa katunayan, ngayong araw nag-practice na nga ito agad sa mismong pasilidad ng Lakers. Bale, bagamat man dalawang buwan pa ang natitira bago ang magsimula ang training camp, puspusan na nga po ang pag-workout nito sa loob ng court. Gayong meron nga talaga daw siyang papatunayan sa kanilang kupunans. Since tumangkad nga po siya ng 2 inches sa pagkakaroon niya ng height na 6'10", expected na nga na posible siyang gamitin bilang kanilang bagong small ball center kung saan siya nga po paminsan-minsan ang mangunguna sa kanilang front court. Kaya kailangan nga talaga mag-improve ng husto ang kanyang laro, mapa-opensa man yan o depensa, kung gusto man niyang makatulong ng malaki sa kampanya ng Los Angeles Lakers. Maliban nga po dyan ay dapat rin naman nga niyang patunayan ang kanyang sarili na
deserving niya na makakuha ng bagong kontrata. Yes, mga idol, para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, simula nga sa darating na September 7, pwede na nga pong kumuha si Jared Vanderbilt sa Lakers ng bagong contract extension upang sa ganoon mapahaba pa ang pananatili niya dito. Kaya kailangan nga talaga niyang patunayan ang kanyang sarili para sa Los Angeles Lakers. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng solid na lagi nakaantabay at laging nanunood dyan. Thanks for watching mga idol. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.